guys, this is Gardening with Baby Jeans and welcome back po again sa ating channel. And for today's video ay magluluto po tayo ng chicken sinuglaw. Napakasarap pa itong pang-ulam guys and pwede rin po itong pang-baon kung kayo po ay mag-outing or di naman kaya ay maliligo sa dagat. Kaya ano pang hinintay po natin, huwag na tayong magpatubik-tumpik pa. Kaya tara, simulan natin! Meron pa tayo itong kalahating kilo ng chicken breast. Wala na po itong buto guys, sinanggal ko na kanina. At i-season lang po natin ito ng salt, pepper. At magbigay rin po tayo dito ng isang calamansi. Mag-shred din tayo dito ng isang clove ng garlic. Pagkatapos ay haluin po natin ito ng mabuti ng manuot po ang inilagay nating pangpalasa dito sa ating chicken. Ayan, okay na po ito guys. I-marinate lang po natin ito ng at least 20 to 30 minutes. At after nga ng kalahating oras ay okay na po itong ating chicken. Kaya simulan na po natin itong lutuin. I-roast po natin ito guys or isusugba. Kaya po ang tawag po dito ay sinuglaw. Isusugba po natin ito hanggang po sa mag-light golden brown na po yung kanyang kulay. Huwag po natin i-overcook or hayaang masunog guys para po maging juicy pa rin po ang loob po ng ating chicken. Ayan, pag naging ganito na po ang kulay po ng ating manok, ayan, kung makita nyo guys, nag-light golden brown na siya, ay okay na po ito, luto na po ito, kaya hanguin na po natin. And I'm so happy po sa kinalabasan po ng pagluto po nito ang ating chicken guys. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung bakit. Ayan, luto lang itong ating chicken at hinango ko nga siya lahat guys. Mapunta naman po tayo dito sa ating garden. Ayan, ito po yung aking mga turmeric. Ang lalaki na po nila. Ito na rin po yung ating mga kundol. Ayan, ang dami pong bunga nito guys. Kasi hindi po makita yung iba kasi po nakatago po siya sa mga dahon. Ayan, ito po yung isa guys oh. Ang laki na po niya. At ito na rin po yung ating mga alugbati o malabar spinach. Ang tataba po ng mga dahon ng ating alugbati guys. Ilang beses na nga ako nakapag-harvest ng alugbati at hindi talaga siya maubos-ubos dahil po sa sobrang dami. Marami na rin nga ang nahingi dyan guys pero hindi po talaga siya maubos. Sobrang abundance po ng ating alugbati ngayon at I'm so blessed po dahil po ang dami po nating nakaharvest. By the way guys, ang pinunta pala natin sa ating garden ay kumuha lang po ako ng kaunting silig para pang sasaw po natin dito sa ating pong sinuglaw. Heto, at maghihiwa na rin po tayo dito ng mga lalamas na ating gagamitin. Gagamit po tayo dito ng dalawang kamatis. Pag kinilaw kasi guys, ayoko po sa kamatis yung masyadong hinog. Ayan, mas gusto ko po kung ganito yung kulay niya. Mas masarap kasi at mas crunchy.
Gagamit din po tayo dito ng kalahating white onion. Kalahati lang po yung ating gagamitin dito guys. Kasi kaunti lang po yung ating niluto. At saka maglalagay din po tayo dito ng red onion. Hiwain lang po natin ito ng pinong-pino. Mas gusto ko kasi mas mapino siya guys. Kasi mas madali po siyang kainin. Kaya ba guys, ano bang gusto niyong hiwa rito? Pagkatapos naman natin sa ating white onion ay isusunod na rin natin itong ating red onion. Kalahati lang din po ang ating gagamitin. At ang paghiwa naman po nito ay kagaya lang din po ng paghiwa po natin sa ating white onion. At gagamitin po tayo dito ng pipino o cucumber. Binalatan ko lang po ito ng kaunti para po medyo may design. Pero okay lang po kahit hindi na po ito balatan guys dahil nakakain naman po ang balat ng pipino. Tinanggal ko na rin po pala yung kanyang mga seeds dahil medyo malalaki na po ang liso po nito. Sa pagsaslice naman po nito, ganito lang po kalimpis ang paghiwa po guys. Pero nasa inyo na po kung medyo lakihan nyo po ang paghiwa or hiwain nyo po ito cubes. Trip po lang kasi guys na ganitong paghiwa kasi po mas madali po siyang papakin para sa akin. Maghihiwa na rin po tayo dito ng ginger o luya. Konti lang po yung ating gagamitin. Masarap kasi ang kinilaw pag may luya. Sa pag-slice naman ito ay hiniwa ko lang ng pataas. At gagamitin po tayo dito ng calamansi. Isa lang po ang gagamitin natin guys kasi yung isa po ay ginamit ko na po kanina. At saka yung calamansi ko ay naubos na po yung bunga. Dito naman ay maglalagay tayo dito ng tatlong sili. Ito po yung kinuha po natin kanina sa garden. Pero kung ayaw nyo po na maanghang guys ay pwede po hindi po kayo maglagay ng ganito. Ito na rin po yung ating mga chicken. Ayan guys, kung makikita nyo po ang ganda po ng pagkaluto po nitong ating mga chicken. Ayan. Napakaganda po ng kanyang loob. Ayan, kung makikita nyo guys, napaka-juicy po nitong ating chicken. Saktong-sakto din po yung ating timpla. Ang pagmamarinate po natin, ayan, napakasarap po nito guys. Kaya po, sinasabi ko po sa inyo, huwag nyo pong i-overcook yung kanyang chicken para maging ganito po ang kanyang kalalabasan. Napakasarap at napaka-juicy. At by the way guys, kung nagustuhan nyo po yung ating recipe for today, please let me know in the comment section below. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, pag-click na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Para naman po sa ating sauce, ay gagamit po tayo dito ng suka. Ayan, ito po yung aking suka guys. Konti na lang po ang laman po nito. Ito po ay mga sili ang nasa loob po niya. Galing po yan sa aking garden. Ang mga sili nito ang nilagay po natin. Pero ang suka po na nilagay po natin dito guys ay yung normal na suka lang. Yung nabibili po sa palengke or sa tindahan. Pero dati talaga guys, ang nilalagay ko po dito ay coconut vinegar. Kasi hindi po ako nakabili ng coconut vinegar, kaya ang nilagay ko na lang po dito ay yung vinegar po na nabibili sa tindahan. At ang sukat naman po ng suka po na ating gagamitin ay 1/4 cup. Dito po ay gagawa po tayo ng sauce para sa ating sinuglaw. Ipag-combine lang po natin itong 1/4 cup ng vinegar, 1 teaspoon ng asin, 1/2 teaspoon ng ground black pepper,
and 1/3 cup ng brown sugar. I-mix lang po natin ito hanggang sa madisolve yung ating mga nilagay. Ayan, ito po ay okay na, kaya i-boss na po natin ito. Pagkatapos ay haluluin na po ito ng mabuti hanggang po sa mag-combine po itong lahat ng ating mga nilagay. At before pa natin makalimutan, mag-squeeze po tayo nito ng isang calamansi. Pwede po kayo gumamit dito ng lemon ha kung ano po yung available sa inyo. At pagkatapos ay haluluin po ito ng maigi. And then, here's our chicken sinuglaw. So delicious and so refreshing. Napakasarap guys at saktong-sakto po yung kanyang timpla. This is so delicious and so fresh. A must try recipe. Kaya ano po hindi tayo guys, itry nyo na po ito. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!